Hi everyone! At ito nga po yung buffet dito sa May Cesar Park Hotel Banshaw. At dito sa side na to ay may mga coffee. Kung coffee lover ka talaga, yun ako mag-e-enjoy ka dyan. Pero Milo lang at gatas ang ininom ko dyan. Tapos meron silang mga buns dyan, mga siomay, siopaw. Tapos ang dami din dito mga bacon, mga soup. Ayan po, makikita nyo. Ang dami talagang pagkain dito at worth it lahat ng binayad nyo. At dahil 6:30 pa lang ay nagising na kami ni Jay. Kaya 7 a.m. po bumaba na kami dito para makapag-almusal, para ma-enjoy naman namin yung swimming pool sa taas. Nasa second floor nga po pala yung buffet nila para sa breakfast. Pero minsan kasi kapag nag-book kayo, hindi included dun yung breakfast. Dapat i-check nyo po. Last check-in kasi namin dito ni Jay sa May Cesar Park ay August 2020 pa o 3 years ago na. Tapos nag-almusal nga din kami dito at nagustuhan talaga namin yung mga pagkain. Kaya ngayong book ko ay kasama na din yung almusal namin para naman mag-enjoy kami at hindi na kami bibili sa labas. Noong una nga po sabi ko ay hindi ako kakain ng madaming almusal, gawang magsiswimming kami, lalaki yung puson ko lalo. Kaso nga nung nakita ko ang dami talaga masasarap na ako, nilantakan ko talaga yung bacon, yung egg. Tapos nagkanin nga din ako. Bahala ng malaki ang tiyan ko mamaya pag mag-swimming ako, basta busog. Diba? No, you don't like that. Mommy will change na. At nagpatalastas pa ngayong anak ko habang nag-voiceover. Ayaw na daw ng palabas. Silipat ko na daw. Marunong na to kasing mamili. No, no, no na. Ngayon nga po, nagtatabi na naman ako para sa next anniversary namin. 500 NT po tuwing sahod ni Jay. Pero kapag dumating na po yung anniversary namin, doon na lang namin kukunin yung lahat ng mga expenses namin sa araw na yon. At para hindi din magalaw yung savings namin. O, diba? Mindset. Malayo pa yung anniversary, pinaghahandaan na. Para, kasi mabigat din sa bulsa ah, kapag biglaan. Kunyari, yung hotel nyo, 4,000. O, diba? Parang ang bigat ipakawala nun. Kaya hindi na lang kayo lalabas. Pero kapag naipon mo na siya, na hindi mo namamalayan na nakaipon ka na pala ng 4,000 or 5,000, or 6,000 man yan, para pag anniversary nyo na, o, want to sawa kayo nung time na yan, enjoy nyo, treat nyo yung sarili nyo. Nung dati kasi hindi pa kami kasal ni Jay, girlfriend pa lang kami, nag-ano din kami, na kumakain kami sa labas kapag anniversary namin, yung tinitreat namin yung sarili namin, kasi gusto ko yung ganun, yung hindi puro bahay lang. Yung pagod ka na nga sa trabaho, tapos hindi pa kayo lalabas, o diba, parang, ang boring naman nun. Kaya sabi ko kay Jay, simula nung nagkaanak na nga kami, sabi ko gusto ko kapag day off niya, family bonding talaga. Kasi nga, syempre, magiging memories din yun ni baby. Yung kahit dyan lang kami sa park, maglalakad-lakad, diba? Kaysa sa bahay kami, panay cellphone kami. Yung gusto ko yung may ma-remember si baby ng mga bonding-bonding namin. Hindi naman yung gusto ko yung sobrang gastos ng mga gala. Ayoko din gumagala ng sobrang lalayo kasi nga nahihirapan ako kay baby sa biyahe. Nagsusuka kasi to. Gusto ko lang yung simpleng bonding lang sa park. O kaya mag-basketball kami, mag-picnic kami. Yung ganun lang, o diba? As long as nagmamahalang kami, o go, diba? Sana all nagmamahalang. Ayan nga, si baby naiirita na dyan sa bib niya, kaya pinalitan ko na ng cotton. Yung kasing isa ay disposable, bigay yun ni Ate Ethel ng ninang niya. Tapos ayan nga, nag-aantay lang kami kay Jay kasi siya pinakuha ko ng mga pagkain namin at pinanood ko muna si baby para naman hindi magkukulit. Pero kinausap ko na yan bago kami bumaba na huwag siya magkukulit, mag-iiyak muna kasi kakain kami at sayang yung binayad. At nakisama naman talaga si baby. Ang galing lang talaga kasi kapag napapakiusapan mo siya, nakikinig talaga siya. Parang matanda na nga to eh. At ang ganda nga pala dito sa may resto nila. Nakakasosyal. Tapos ayan nga pala yung mga kinuha namin. Kulang pa yan ha. Nagdagdag pa ako dyan at gutom na gutom talaga ako. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Please don't forget to like and follow.